Siguro, napapaisip ka kung saan nila kinukuha ang kanilang tapang. Ang sumagot sa tawag ng nangangailangan. Ang hindi umatras kahit malagay sila sa panganib. Ang baliwalain ng kaba makapagdala lang ng saya. Ang tiisin ng hirap para sa pamilya. Ang magmalasakit na walang inihintay na kapalit. Lumalabas na lang ng kusa. Hindi pilit. Saan nila nakukuha yun? Saan nga ba kundi sa isang taong minahal sila ng higit pa sa sarili? Dahil sa kanya, natuto silang maging matapang. Maging masaya sa gitna ng hirap. At magmalasakit ng kusa. Hindi pilit. Galing sa puso. Galing kay nanay. Dahil sa kabutihang nakuha nila kay nanay, lumaki sila ang mga bayani. At gaya nila, marami pa sa atin na patuloy na pinapalaki sa gabay at pagmamahal ng isang ina. Para sa lahat ng ito, maraming salamat po. Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mayong hapon, mga suking tigpaminaw, ugtig tan-aw ning atong tulumanon sa kahaponon. Handumanan sa kagahapon. Mga matamis ug mapait nga kagahapon. Mga bunga sa binhi sa atong kinabuhi. Mga kaagi nga naghatag na tugkusog aron sa pagpadayon sa atong pakigbisog. Mga sugilanon nga angay na tong matmaton. Kay kining tanan, puno sa pagtulunan. Mao kini ang atong handumanan sa kagahapon. Dating nagliliyab na pagmamahalan, minsan nauwi sa hiwalayan. Ngunit kahit takluban man ito ng langit, may sikat pa ding sasapit. Pakinggan natin ang kwento ng ating letter-sender. Magandang hapon, Sir Sean. Tawagin niyo na ako sa pangalang JP. 33 years old na ako ngayon. Magsimula ang kwento ko nung lumipat ang pamilya namin galing Marikina papunta ng Butuan City. Dahil di na nakauwi ang papa namin for 15 years, kaya nang umuwi kami sa Butuan, ako at kapatid ko ay nag-aaral sa isang pampublikong paaralan
dito sa Butuan. Galing elementarya at high school. Mahirap makipagsabayan sa mga kaklase dahil di kami makaintindi o makapagsalita ng Bisaya. Kaya medyo konti pa lang ang kaibigan namin. Hanggang nag-high school na ako, sumali ako sa mga dance group sa school. Pag may mga kompetisyon, lagi kaming sumasali. Lalo na pag ang paraan namin ang candidate. Kaya lagi kaming nagpa-practice araw-araw para mahasa namin yung pagsasayaw namin. Kaya sobra saya namin at lagi kaming nanalo sa kompetisyon. Lahat kahit saan dito sa Butuan. Kaya kami ng mga ka-dance group ko ay daming humahanga ng mga babae or fans sa paralan. Kaya pag may gusto akong babae, napasagot ko kaagad. Pero 1 week lang magtatagal, hiwalay na. Di rin mabilang ang naging kasintahan ko noong high school life ko. Hanggang third year high school lang ako, kasi di na ako nakapagpatuloy. Kasi napaghinaan ako ng loob dahil di ko alam pati gaano supportive ang papa ko sa pag-aaral ko. Kasi pag humihingi ako ng pang-project o bayaran sa paralan, ang daming reklamo. Di siya nagbibigay. Kaya humantong sa time na nabagsak ako. Kaya napag-isipan ko tumigil na lang at magtrabaho. Kasi napapansin ko mas sinusuportahan pa ni Papa ang kapatid kong babae. Kaya nagtrabaho ako sa isang fast food chain. At dahil marunong naman akong sumayaw, nakuha ako bilang isang tagasuot ng mga mascot na mga fast food chain. Sa isang taon, wala akong naging kasintahan dahil wala na akong hindi na akong nag-aaral. Kaya wala akong nakilala na mga babae. Hanggang isang taon na ako sa pagsusuot ng mascot, may nakilala akong babae na nagtatrabaho sa isang sikat na fast food chain. Tawagin natin siyang si Irie. Isang cashier. Kaya lagi ko siyang nakikita sa harapan. Lalo na pag may mga bookings kami. Nakatambay kami sa isang store at lagi ko siyang nakikita. Nakipagkaibigan ako sa kanya. Minsan, hinihintay ko siya matapos sa trabaho at ihatid ko siya. Hanggang dumating sa time na niligawan ko siya, di naman ako nahirapan sa kanya kasi nahulog na rin daw ang loob niya sa akin. Dahil sobrang alalahanin ako sa kanya at lagi ko raw siyang hinihintay matapos ang trabaho kahit alas 2 ng madaling araw. Kasi gusto siya makauwi ng ligtas at maayos. Kesa siya naging kami, pag day off, lagi ko siyang dinadala sa mga kainan. Labi kaming nagbabanding. Dahil sa araw-araw din naming pagkikita, dahil natin ko araw-araw, ay sobrang naramdaman ko na mahal ko talaga ang babaeng ito na si Irie. Kaya umabot kami ng isang taon. Nag-ipon ako ng pambili ng cellphone para makontak ko siya pag nasa bahay na siya. Pero akala ko okay na ang lahat sa amin.
akala ko perfect na ang lahat. Napapansin ko na pag niyaya ko siya, lumabas minsan at sabi niya sa akin, busy raw siya. Kaya sa akin, okay lang. Baka nga, busy talaga siya. Hanggang minsan, di na nag-text sa akin pag nasa bahay na siya. Minsan, pagsamahan ko siya pa uwi, di na gaano nagsasalita sa akin. At nawala na yung sweetness niya sa akin. Kaya hanggang isang araw, nabigla ako sa mga messages niya. At sinabi niya sa akin, "Let me go. Set me free." Di ako makapaniwala. Ano to? Wrong scent ba ito? Pero nung kausapin ko siya, sabi niya, may iba na siya. Kaya sobrang naiyak ako sa siya. Nagsabi ako sa mama ko at nalungkot din ang mama ko. Di talaga ako makapag-move on. At pilitin kong makibalikan sa kanya. Sabi niya sa akin, di na raw niya ako mahal. Kaya binaling ko na lang ang atensyon ko sa trabaho ko hanggang nakamove on na ako. Mga isang taon kung saan-saan kami nakarating. At masaya ako sa trabaho ko dahil sobrang close ko sa mga katrabaho ko. Isang araw, nabalitaan namin, sinabihan kami ng manager na sa August 24 may bagong branch na mag-open. Kaya August 3, nagsimula na kami mag-practice para sayawin namin ang suot-suot naming mga mascot. Gabi-gabi na ba-practice, lagi para maganda ang presentation namin. Habang hinintay namin ang opening event, may isang booking kami na pupuntahan. Isang birthday party. Kaya pumunta kami sa store para kunin ang mascot at pagkain. Kasama taga-store na mag-host ng party. Habang hinintay kami sa store, nakatambay kami sa gilid. May nakita ako yung cute na babae, isang cashier. Gusto ko sana siyang lapitan, pero kailangan na pala naming umalis. Kaya nag-hi na lang ako. At umalis na kami, nalaman ko na trainee pala siya sa nasabing brand at para sa bagong open na brand para sa mga sa brands pala siya mag-work. Nung dumating na kami sa event, madaming tao na pumunta, lalo na mga bata kasama mga magulang nila. Patingin-tingin ako sa loob ng store, napansin ko andun pala yung crush. Di ko na nilapitan kasi busy na kami sa mga customer. Kaya sa sunod na araw, pumunta ako dun kasi mag-senior cashier ako na nakilala na nasabing bagong brand na yun. Kaya bumisita na rin ako dun para tingnan ang schedule namin sa mga bookings. Sa mga parties, habang nag-uusap kami ng kaibigan ko sa kainan sa store, ay tinatanong ko siya pangalan ng crush ko. Tawagin natin siyang Linlin. Kaya tinawag ng kaibigan ko si Linlin nang lumapit. Nahiya ako magpakilala. Kaya sabi ng kaibigan ko, "Regards si JP sa iyo." Pero si Linlin tumango lang, parang strict naman ang crush. Lagi na ako pupunta doon pag walang schedule. Tinitingnan lang
siya paminsan-minsan kasi nakikitan ako sa kanya. Kaya nung isang araw, naiwan pala ang ballpen ko. Kaya kay Linlin ako lumapit nang hiram ako ng ballpen. Pagsabi ko, ang sungit naman, sabi niya, wala akong ballpen. Lahat ng ballpen ko hinihiram at bitin na sa ulit. Tapos umalis na siya. Kaya sabi ko, suplada. Pero nakatingiti lang ako. Hanggang isang gabi, tapos ng Christmas party, inalapos siyang ihatid sa boarding house niya. At umayag naman siya. Habang naglalakad kami, kasi malapit lang ang binyo, nag-uusap kami kahit ano-ano. Masarap palang kausap. Akala ko suplada, hindi pala. Dahil sa nangyari yon, sabi ko okay pala ang babaeng ito. Kaya hiningi ko ang number niya at lagi akong tumatawag at nag-text sa kanya. Hanggang sabi ko, ligawan ko siya at pumayag naman siya. Kaya pag-out niya sa work, pinupuntahan ko siya sa boarding house niya para bisitahin siya. Minsan, inaaya ko siyang mamasyal kami. So siya, sa 1 month na paniligaw, sinagot niya ako. Pakiramdam ko parang kakaiba. Kasi galing din ako sa hiwalayan, 1 year na. Parang sarap magmahal. Parang ayaw ko nang bitiwan ang babae ito. Kaya lagi ko siyang binibisita. Minsan, doon na rin ako natutulog sa boarding house niya. Kaya sa pag-uwi ko, pagkaumaga sa bahay namin, napapagalitan ako ng mama ko. Ano daw ang nangyari sa akin? At din na lang ako umiimik. Kasi ayaw ko nang gulo. Pag kumalma na ang mama ko, nasabihan ko na lang na nakikitulog ako sa kaibigan ko dahil napasarap sa inuman. Hanggang natapos na ang 6 months ang contract niya, di rin siya nakapag-renew. Kailangan niyang umuwi sa kanila. Kaya nung umuwi na siya sa kanila, medyo nalungkot ako dahil minsan na lang kami magkikita. Kaya naisipan kong bisitahin siya sa kanila at magdala ng pagkain. Pagpunta ko doon, mabait naman ang papa niya, mama niya. Wala kasi nasa Manila sa trabaho. Sabi ko, pwede ba sa bahay nila muna ako matutulog? Hanggang pagkaumaga, ayaw ko pang umuwi. Sabi ko, bukas na lang ako uwi. Hanggang umabot ako ng 3 araw sa kanila. Di ko akalain na nag-alala na pala ang magulang ko. Dahil di nila alam na kung saan ako. Di ko kasi nasabi sa kanila, wala naman silang cellphone. Kaya nabigla ako nang may kumatok sa pinto at nabigla ako na si mama at kapatid ko. Hinanap ako kasi wala na raw akong ibang pupuntahan. Buti na lang daw naalala nilang address ang bahay ni Lindin. Kaya nagtanong-tanong lang sila pagdating doon sa lugar nila ni Lindin. Kaya pinauwi na nila ako kasi nagalit na raw si Papa. Kaya umuwi na rin ako sa araw na yun. 2 buwan na kami ni Lindin, isa sa isang linggo na lang ako makapagbisita sa kanya. Hanggang isang araw, nag-text sa akin na buntis raw siya. Natakot siya kasi baka magalit ang mga magulang niya. Kaya tinago muna namin at napagpasyahan niya na sabihin na lang namin na magtatrabaho ako. At dun siya titira sa amin. Pero din nila alam na buntis na pala ako. Tinago namin for 9 months hanggang nanganak si Linlin.
Hanggang sinabi, ilinlin sa mama niya at tinawagan niya sa Manila na may apo na ang mama niya. Di naman nagalit magulang niya kasi andyan na. Silinlin nakatira sa amin dahil gusto ng papa ko. Kaya ngayon, Sir Chan, tatlo ng anak naming babae. Mahal na mahal ko Silinlin, mabait at masipag, maghanap ng pera. Kahit minsan nahiya ako kasi paikta-ikta lang ako dahil sa pandemic. Dahil tatlo ng anak namin at malaki na, napag-isipan namin magpakasal. Kaya noong April, nagpakasal kami. Kahit pala nasaktan sa minsan, dapat ka rin bumangon. Kasi may darating at darating din para sa iyo. Kahit mahirap ang buhay sa ngayon dahil sa krisis, pag magtulungan kayo mag-asawa, malalagpasan niyo anumang hamon sa buhay. Kasi ang partner mo lang ang kasangga mo. Di man tayo mayaman sa buhay, pero mayaman tayo sa pagmamahal natin sa buhay. Palagan natin ang ating pamilya dahil sila lang ang ating kayamanan. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa pagbabasa, Sir John. Maraming salamat, Little Sender. Pasensya na. Medyo pilipit yung aking dila sa pagbabasa ng iyong kwento, no? Nahirapan talaga ako sa kalisod. Nahirapan ako sa kalisod sa pagbabasa para akong ano. Pero maganda yung kanyang story, no? So, nakaka-inspired din, no? Kahit pa ito ay, siyempre, alam niyo na, nagmahal, nasawi minsan, no? Hindi natin maiwasan yung mga ganyang bagay. Paulit-ulit, akala natin yun na, yun pala ay hindi pa, no? So yan talaga mostly ang mga reasons minsan yung mga taong hindi masyadong parang may ginagawang mga kalukuhan tungo sa kanilang mga minamahal, minsan nararamdaman mo rin talaga, di ba? Napipil mo pag ang tao ay nag-iba, nagbago ang pakikitungo sa iyo, talagang mararamdaman mo, di ba? Pag hindi ka nakakausap, kasi yung usual natin na minsan nakakausap yung tao, di ba? Ramdam mo na andyan siya, yung feel mo yung presence niya. And then, in a sudden, parang biglang lumamig, di ba? Biglang naging busy, maraming mga pakutsaba, maraming rason, kesyo ganito, kesyo ganire, di ba? So yan yung mga, alam nyo na, yung mga reason na dapat ninyong paghinalaan, di ba? Pero siyempre, kailangan ng matibay pa din na rason, no? Pero diyan nag-umpisa ang hiwalayan sa pagiging cold. Maraming dahilan, di ba? Siguro, minsan, hindi pa sila handa na ipagtapat sa'yo kung ano man yung mga ginawa nila. Siguro may iba na sila. Or baka naman, on the way pa lang, di ba? May mga ganyan, di ba? Bago sila bumitaw, kumbaga, kailangan sigurado muna sila sa iba.
Panigurado ba? Pero may mga nangyayari talagang ganyan, no? It's normal. Pero sabi ko nga, takluban man tayo sa dilim ng langit, may sisikat pa ding sasapit, no? So darating yung araw na mayroon pa din talagang tao na biglang magpatibok ng iyong puso, no? Bigla kang kiligin, di ba? Manumbalik muli ang iyong pagmamahal. Sana all. Ganyan talaga. At yun ang naging partner in crimes mo sa buhay, no? Diba? At least ang ating letter sender ngayon, kumbaga, ito rin kasi si letter sender, parang siyang famous, no? Sana all famous, no? Kasi nga isa siyang dancer, alam mo naman dati, pag mga dancer, dance group, marami talagang mga nagtitili ang mga dilag. Maraming mga fans, no? Sana all maraming fans. Lalo na magaling sumayaw, di ba? So, siyempre, popularity is a plus. Di ba? Bakit kaya? Ganun talaga, no? Pag popular ang tao, ang bilis-bilis lang. Diba? Kahit pangit ka o ano ka man, nako, marami magkakandara pa sa'yo. Kasi famous ka. Pero ika nga, hindi nagtatagal sa ating letter sender ang mga nakaraan niya, kumbaga yung mga past niya. So parang hanga lang siguro yung mga yon. Pag hanga, so alam niyo na. Yan, malakas ang sex appeal, sabi ni Mylene Espenega. Sana all, MVP pa rin ako. Sana all, MVP. No. Sana all, basketball player. No. Diba? Pero dumating din yung time sa kanya na nakapaghanap siya ng isang babae na nagpatibok muli ng kanyang puso. At nakatuluyan, no? Hanggang ngayon. At alam ko na kakasal lang nila nung nakarang buwan. Meron na silang anak na tatlo, puro babae. So, sana all, happy end, no? Dumating na si Right, Mr. Right, or si Miss Right person para tayo. Kailan kaya darating sa atin ang ating right person? Siguro mayroon na, no? Mayroon na kayo. Rosary Saga, Gerde Dalangan Langoy, Ivy Navarro, may mga right person na itong mga to, eh. Lalo na si Daisy Manson at saka si Carino. Wow. In love ang ating mga kagandahang dilag. Ay, welcome back, Ma'am Inaayaw Trono. Shout out sa taga Valenzuela. Magpagaling ka na, Inaayaw Trono. Inaayaw Trono pala, ano, guys. Meron siyang parang karamdaman, no? So, medyo nahirapan siya. Kaya relax lang muna siya ngayon. So, magpagaling ka po dyan. Sana maging maayos ang iyong baby, no?
Ingat-ingat. Rest and then the... Basta. So, salamat sa iyo, Little Sender, sa iyong letter no, sa atin. Welcome, welcome, Alice Gallo, Mylene Espinega, Oy, Ma'am Julian Kuhit, kumusta naman ang taon ka, Dira? Good afternoon, Carino, Clarence, Mylene Espinega, si Deju Love na kahapon pero karong wala na, no? Secretaria Lynn, ah, naghimo di ikaw turon. Sana all may turon. Masarap ang turon. Ayan. Gusto ko yung turon. Inayaw Trono, Girlie Dalagan Langoy, Jubilien, Kabisa Sibero, oy, asama ni Migsoon, Jubilien. As did you love, Secretaria Lynn, Rosalie Saga, Alice Gallo, Nilami Abraham Valdez, thank you for watching. Ma'am Isila Duro, maing hapon. Saisay, sino naman ito si Saisay? Parang taga ano rin ito ah, taga Pangasinan, si Saisay. Related ata to kay Daisy Manson. Rachel Lasala, thank you for watching. Angeline Pinega. Ma'am Ronchel Marigamolo, thank you so much for watching, Ma'am Ronchel. Busy ko na si Ma'am Ronchel, no? Stephen Rose Nathaniel. Stephen Rose, shout out sa mga taga Minglanilla, Cebu. Naadira ang atong mga igagaw, pag-umangkon na ako yung mga pag-umangkon sa Minglanilla, Cebu. So thank you so much kaninyo. Thank you for watching. Sino pa? May Catherel Bangkil, Binega. Char-char na lang. Correct, char-char na lang yun. Rinson Duro. Sino naman ito si Rinson Duro? Ikaw sa man ni Ma'am Estrella Duro. Julian Dalagan Badilla, thank you so much for watching. Stephen Rose Nathaniel, shout out. Daisy Manson, Rachel Jet. Shout out taga Pangasinan. Shout out sa taga Batangas kay Ma'am Elju Kuhit. Shout out kay Bibi Francis, Ma'am Kuhit. I miss him na. Miraflor Di Mayor. Thank you so much for watching, Ma'am Miraflor. Mura dugay-dugay na kung wala kakita ni mo, no? Ginilin Di Mata Cubio. Shout out. Roslyn Birandal Palak. Naulahi kinitiro si Birandal Palak. Tulid na si Pitnon. Thank you so much. Hello sa atong 25K viewers karong adlaw. Sa hindi pa nakapag-share ng kanilang story, meron pa kayong 2 days, no? Para sa inyong story.
para makasali kayo sa ating raffle tomorrow or Monday. The Monday siguro, Monday. Ayun. So mag-send na kayo ng inyong story. Mari Chris, naulahi si Mari Chris. Naulahi si Mari Chris. O nilibet out ni Cabo Negro, naulahi po ka. Naulahi si Alte. Nabiti siguro ni si Alte. Akanin na raday ka. No. Benji Kasten de Germay. Hello, Benji. Pwede pa kayong mag-send. Send na kayo. Marie Chris, kanina napadaik ka. Asa naman imong love, Marie Chris? Ma'am Ronchel Marigamulo. Oh, join lang kayo. Oh, murag na ano siguro na tabunan siguro Rosembiran del Pala. Okay guys, bukas na naman ulit. So, maraming salamat no sa inyong panonood ng araw nito. So, bukas na naman ulit. Sa hindi ko pa nabasa, so babasahin natin bukas yung inyong mga sulat no. And then yung mga prizes ninyo either sa Monday or Tuesday ko i-send lahat sabay-sabay na para isang bagsak na lang lahat. So, andito na sa akin yung mga nagkapag-send ng kanilang mga letters at saka yung mga winners nung nakaraan at saka yung mga winners kahapon or meron sila mga kunting ginagmay nga palipay. No? So, thank you so much and then bukas na naman ulit tayo magkita. So, thank you. God bless. Have a nice day and I love you all.